In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The third Sunday of Advent is Gaudete Sunday. Sunday of joy. Sunday of rejoicing. The entrance antiphons begins with Paul's exhortation, "Rejoice in the Lord always." Isaiah invites God's people to meet the Lord with joy and gladness. And Jesus tells John the Baptist, messengers, that he is the awaited one, the Messiah who has brought good news to the poor. Brethren, let us acknowledge our sins and prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I failed to do. Through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. O God, who see how your people faithfully await the feast of the Lord's Nativity, enable us, we pray, to attain the joys of great salvation and to celebrate them always with solemn worship and glad rejoicing. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. The desert and the parched land will exult. The steppe will rejoice and bloom. They will bloom with abundant flowers and rejoice with joyful song. The glory of Lebanon will be given to them. The splendor of Carmel and Sharon. They will see the glory of the Lord, the splendor of our God. Strengthen the hands that are feeble. Make firm the knees that are weak. Say to those whose hearts are frightened, be strong, fear not. Here is your God. He comes with vindication. With divine recompense, he comes to save you. Then will the eyes of the blind be opened, the ears of the deaf be cleared. Then will the lame leap like a staff. Then the tongue of the mute will sing. Those whom the Lord has ransomed will return and enter Zion singing. Crowned with everlasting joy, they will meet with joy and gladness. Sorrow and mourning will flee. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, come and save us. Sight
The Lord raises up those who were bowed down. The Lord loves the just. The Lord protects the strangers. The fatherless and the widow, He sustains, but the way of the wicked He thwarts. The Lord shall reign forever. Your God, O Zion, through all generations. A reading from the letter of St. James. Be patient, brothers and sisters, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient with it, until it receives the early and the late rains. You too must be patient. Make your hearts firm, because the coming of the Lord is at hand. Do not complain, brothers and sisters, about one another, that you may not be judged. Behold, the judge is standing before the gates. Take as an example of hardship and patience, brothers and sisters, the prophets who spoke in the name of the Lord. The word of the Lord. Thanks be to God. This wise. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to bring glad tidings to the poor. Pinakamahal, Ina Ama, ipinadala mo ang iyong anak upang iligtas ang lahat ng tao. Ikaw ay tunay na dakila. Tulungan mo kaming makapagpatawad sa lahat ng mga nakasasakit sa amin at maging mas maunawain sa mga taong mahirap pakisamahan. Sa ganitong paraan, maihahanda namin ang aming mga puso upang matanggap ang aming Panginoon at tagapagligtas. Nihiling namin ito sa iyo, sa kalangitan ng Diyos. Thank you.
Palakpakan po natin ang Panginoon para sa ikatlong linggo ng Advent. Maraming salamat po sa pamilya Ragas. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When John the Baptist heard in prison of the words of the Christ, he sent his disciples to Jesus with this question: Are you the one who is to come, or should we look for another? Jesus said to them and replied, Go and tell John of what you hear and see. The blind regain their sight, the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the poor have the good news proclaimed to them. And blessed is the one who takes no offense of me. As they were going off, Jesus began to speak to the crowds about John. Why did you go out to the desert to see? A reed swayed by the wind? Then what did you go out to see? Someone dressed in fine clothing? Those who wear fine clothing are in royal palaces. Then why did you go out? To see a prophet? Yes, I tell you. And more than a prophet. This is the one about whom it is written, Behold, I am sending a messenger ahead of you. He will prepare your way before you. Amen, I say to you, among those born of women, there has been none greater than John the Baptist. Yet, the least in the kingdom of heaven is greater than he. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. So katulad po ng pasimula natin, ngayon ay ikatlong linggo ng Advento, ang linggo ng Gaudete. No? Bahagi po na kung saan ay binibigyan natin ng pagpapahalaga ang mensahe ng kagalakan. Bagamat nasa panahon pa tayo ng paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, siguro may tatanong natin ay bakit tayo magagalak? Wala pa si Jesus. Sabi nga po ay ito ay a joyful anticipation. Isang kagalakan gawa ng tayo naniniwala na darating ang pagliligtas ng Diyos. Darating, isisilang ang Mesiyas, walang duda. Kaya bahagi yun ang pagkataon na ito rin yung nais natin ang paghilay-nilayan sa araw na ito. Kagalakan. Sa unang pagbasa pa lamang natin ay ipinahayag sa atin ni Propeta Isaias, na sa pagdating ng Panginoon, sing with joyful song. Kaya makita po natin yung pagalak. Kumisa po yung nagsasabi na, Father, ayaw po kong magalak. Kasi kapag ako'y nagagalak, kakipan nito, dumarating ang panahon na rin, may dumarating na kalungkutan. Para baga, kumisa, kapag tayo nagagalak, kumisa, hindi pa natatapos yung kagalakan, mayroon kagad dumarating na, kung tawagin nga, antithesis. Na talagang mas nagagalak tayo kumisan, mas tumitindi rin yung kalungkutan. At bilang paalala rin, ito rin kalimitan yung sinasabi ko sa mga taong nagtatanong ito. At kahit ako sa akin sarili, nalin, kahit hindi ka magalak ngayon,
Darating at darating ang kabigatian. Hindi na nangangulugan na dahil ikaw ngayon ay nagagalak, darating ang kabigatian. Ang kabigatian ay bahagi ng buhay. Magalak ka man ngayon o hindi. Pero huwag mong kalimutan na itong pagkakataon na ipinagkaloob ng Diyos ay isang pagkakataon na isang biyaya. Huwag mong sayangin. Huwag mong sayangin. Kaya nga, ito yung bahagi na kung saan ang ipinamamanhit ngayon. Sunday of rejoicing. Sunday of joy. May tatlong puntoso natin na nais natin bigyan ng paninilay para po sa linggo ito. Pag pinag-usapan natin ang kasiyahan o kagalakan. Una, maging bahagi po na kung saan ay pinalalahanan tayo ng buong ikapal, kapag pinag-usapan natin ang kagalakan ni Alin, ay appreciate the blessing of the present moment. Ating pahalagahan ang biyaya ng kasalukuyan. Bahagi yun na kung saan. Bagaman naririnig natin yung mga salita, count your blessings. Hindi lang count your blessings. Kinakailangan ma-identify natin ano yung biyaya na ibinigay sa akin ng Diyos. Saan nanggagaling yung aking kagalakan sa araw na ito? Nagalak ba ako ngayon sa araw na ito? Nilasap ko ba yung aking kagalakan sa araw na ito? Bakit hindi ko po nalalasap umisan yung kagalakan sa araw na ito? Maaring dalawang dahilan. Kaya hindi natin napapahalagahan ang present moment. Sapagkat kumisan sabi nga nabubuhay tayo sa nakalipas o nabubuhay tayo sa sa hinaharap. We become prisoner of the past. At kumisan ay tayo din ay nililinlang ng darating na bukas. Ano ibig sabihin na tayo ay nagiging bilanggo ng nakalipas? Ay ibang mga taong kayo magpatawad. Yung mga taong palaging may kaakibat na sakit sa dibdib, hindi mapawi. Alam po nyo yung ikalawang pagbasa. Maliwanag po na binigyan pansin ni Apostol Santiago sa kanyang sulat, sa kanyang pong pastoral letter, anong sabi po ni Apostol Santiago? Anong sabi niya? Huwag kayong maghihinakitan. Yun ang sabi niya sa mga unang mga Katoliko. Huwag kayong maghihinakitan. Huwag kayong maghihinakit. Huwag magtatanim ng sakit. Sabagat kapag yun ang ginawa natin, we become prisoners of the past. Ano naman yung namumuhay sa darating na mga panahon? Alam niyo, kumisan hindi natin ma-appreciate yung present moment. Kasi ang inaalala natin na rin, yung tayo ay nagiging warrior. Kung ano ang mangyayari sa bukas, maliwanag po na ipinamanhit ni Jesus natin na tomorrow has its own worries. Hayaan mo. Hayaan mo ang bukas. May sariling problema ang bukas. Tingin mo muna ngayon. Bahagi yun na kung saan ay makita natin. Sapagkat may mga pagkataon na kuntihan po natin ay ngayon, kalimitan ng sakit ngayon. Kaya tayo ay marami ngayon ng sakit. Bakit? Sabi nga po ay gawa ng tension. Naging marami tayo inaalala ano ang mangyayari bukas. Isa po siguro sa magandang halimbawa natin dyan ay kumisan yung pagtingin natin sa ating buhay. Halimbawa lamang, bagong panganak. Kapag tayo ay naging warrior, ang isipin natin ay saan ako kukuha ng ipakakain sa bagong panganak na ito. Balit din o. Kaya naman, kapag yun ang palagi iniisip mo, hindi mo ma-appreciate yung biyaya ng buhay. Ha? Meron ka na palang anak. Nabuhay ang iyong anak.
Ikaw pala ay mayroon ng kapatid. Mayroon ka ng apo. Bahagi yung nakusakay po, kumisan hindi natin maramdaman yung biyaya ng kasalukuyang kagalakan kasi nakatingin tayo sa problema na maaaring harapin natin sa bukas. Tingnan muna natin yung sa ngayon. Yun ang pinapahalaga po natin. Lasapin natin ang biyaya ng kasalukuyan. Pangalawa, bahagi po na kung saan ay pinamamanik sa atin ang buong nagpag-alakan na dulot ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po ay alin, ay ipamukha natin, makita sa mukha natin, no? Makita sa pagkilos natin. Alam niyo, kumisan, ito'y napakalaking challenge, lalong-lalo na usahin kasi seryoso yung mukha ko. No? Kumisan, hindi makita kagad yung kaganakan. No? Ay sabi ko ay bumawi ka na lang sa damit. Kaya po ako ay sabi nga nila ay pink na pink ngayon. Ay sa panahon na ito, ang tawag ito ay pink. Pero ito po ay aunti kaya ay pusya. Pero sa color po ng liturhiya ng simbahan, ito po ay ang tawag sa color na ito ay old rose. Malumang rosas. So bahagi po na kung saan ay nagpapahayag ng kagalakan na dulot ng pagliligtas ng Diyos. Pinaalala po sa atin. No? Pagamat makita po natin sa panahon pa rin ng paghihintay, violet and white. Ang talagang kagalakan natin ay ang kulay kakulay puti. No? Yun yung talagang kulay ng kagalakan. Pero bahagi po, no? Bilang bahagi sa ating paghihintay. Pero ito, no? Express natin yung ating kagalakan. Express natin. Ipakita natin. Ipamukha natin. Alam niyo po minsan, ang mga masasabi natin na nangiging bahagi ng ating karanasan. Sino ba yung very expressive kapag dumarating yung kagalakan? Kamisan, sinasabi natin ni Alin, yung pong mga magiinom, yung pong magiinom ay very expressive. Kaya bakit? Bakit po nasabi na, ba't naman ba nasabi na yung mga magiinom ay talagang nagagalak? Ay, kita mo yung mga magiinom, anong ginagawa ng magiinom? Gumagawa ng okasyon, magkainuman lamang. No? No? Gusto nila kasi tila ay lumigaya. Yun ang kanilang iniisip sa pag-iinom. Kaya gumagawa sila ng okasyon, kahit na walang okasyon, para lamang mag-inuman. No? Pero tayo bilang mga Katoliko at Kristiyano, there is enough reason. No? Kaya lang kumisan, kinikim-kim natin. Kumisan, hindi lang po sa man ang loob ang kinikim-kim natin. Pati yung kaligayahan natin, kinikim-kim natin. Hindi, sinasabi ni Jesus, ipakita mo. Yung panyaya ni Pope Francis, ano yung panyaya ni Pope Francis? Because we are children of light. Tayo yung mga anak ng kagalakan. Yung bahagi yung nakunsan ay huwag natin kalimutan na ipinamamanik. Puntusin po, napakarami natin dahilan na dapat nating ikagagalak. Sa Ebanghelyo yung ipinahayag ko sa atin, alam niyo po yung unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias, kasi yung Ebanghelyo natin ikaganapan ng ipinamanik ni Propeta Isaias sa pagdating ng Mesiyas. Very descriptive pa ako si Propeta Isaias, kasi ang sabi ni Propeta Isaias ay magtatalon ang mga pilay katulad ng usa. Sa dito ay sinabi lamang sa Ebanghelyo ay makalalakad ang mga pilay. Pero yun ay isa sa mga halimbawa. Makakita ang mga bulag. Magagaling ang mga meketo. Mabubuhay ang mga patay. Ipapahayag ang mabuting balita sa mga duka. So, makita mo natin, ito ay maaaring siguro po ay mga
preposition lamang ng mga salita, pero sa panahon na Jesus ay may magbibigat na kahulugan. Kaya, bahagi po ito ng kagalakan na huwag natin kalimutan. Bakit? Sapagkat katulad din po na ipinamanig sa Ebanghelyo bilang katugunan, ito yung sinabi ni Jesus sa kanyang sa mga isinugo ni Juan Bautista. Tell St. John the Baptist na narito na ang tagapagligtas, ang Mesiyas, sapagkat nagkaroon na ng kaganapan. Pero hindi lang yun. No? Yung huling paragraph, hayaan niyo po na ulitin ko. Sinabi po ni Jesus, sabi ni Jesus doon sa mga, ito naman ay sinabi niya sa mga Hudyo na nakikinig sa kanya. Anong sabi niya? Amen, I say to you, among those born of women, there has been no greater than John the Baptist. 2,000 years ago. Tama na naman. Amen, I say to you, among those born of women, there has been none greater than John the Baptist. Napakasikat kasi na John the Baptist. Ano mas sinasabi yan? There is no man greater than John the Baptist. Pero anong sabi yun ni Jesus? Yet, the least in the kingdom of heaven is greater than him. Yet, the least in the kingdom of heaven is greater than him. Yun daw mga pinaghaharian ng Diyos. Kahit na yung pinaka salingkit sa pinaghaharian ng Diyos ay higit na dakila kay Juan Bautista. So ito ang isang karangalan na kung saan, kung maaari siguro, hindi natin masyadong mapapansin. Sino yung mga pinaghaharian ng Diyos na higit pa kay Juan Bautista? Ay tayo yun. Tayo yun sapagkat bahagi na ho ng ating pagkilos at tinanggap natin ang sakramento ng binyag. Tayo pinaghaharian ng Diyos. Tayo maging anangaging mga anak ng Diyos. Kaya nga po yung tema namin dito, pasasalamat, pagkapalaganap sa paghahangad, sa paghahari ng Diyos. We are greater than John the Baptist. Kung nakikita natin na tayo ang mga pinaghaharian ng Diyos. So, na lang yung puntos ko, na kung saan huwag natin kalimutan, marami tayong dahilan na ipagkapasalamat sa Diyos. Pero dapat i-express natin. I-express natin. At isang bahagi po na kung saan ay makita po natin ito, sabi nga po natin sa misteryo na pagdarasal natin ang Santo Rosario, no? Yung misteryo ng tuwa, ay isa lamang. Ang misteryo ng hapis, isa lamang. Mayroong misteryo ng tuwa. May misteryo ng luwalhati. At may misteryo pa na liwanag. Isa lang yung dalamhati. Kaya lang pumisan o, we become more expressive nung misteryo ng hapis. We forget to become also expressive ng kagalakan na dulot ng pagliligtas ng Diyos. Nakutusin po, ay pwede nating halawin sa misteryo ng tuwa, sa misteryo ng liwanag, at sa misteryo ng luwalhati. Kaya ibahagi ko na kung saan ay idilog-dilog namin sa harapan ng Pong may kapag. Si Pope Francis, yung term na kuminsan na ginagamit niya rito, ano, ay sana po ay, anong sabi nga niya? Sana po ay huwag daw tayong mga mukhang galing palagi sa paglilibig. Para daw tayo ay nanggaling sa funeral. Dapat yalin, ay dapat makita natin na yung an expression of the goodness of God, yung kagalakan na dulot ng pagliligtas ng Diyos. Pero i-express natin, maraming pamaraan, katulad na po ni pinayag sa pamagitan ng awit, sa pamagitan ng ating pagkilos sa pang-araw-araw na buhay. Pero ito yung ipinapamanhik sa atin ng Pong may kapag. Huwag nating itago ang kagalakan ng pagiging pinaghaharian
ng Diyos na iniligtas niya, na siyang aking hinihintay na ipagdiriwang ngayong kapanahonan ng Kapaskuhan. Pangatlo, ito po, kagalakan na ito, Ailet, should be directed towards others. Hindi po nawa makita natin na yung kagalakan na ito, Ailet, na directed lamang para sa atin. Kasi kung minsan kapag sinabi natin na kinakailangan para ako lumigaya, ay kinakailangan ibigay sa akin. Hindi ho, ano? Kung maliwanag sa atin yung number one at number two na ipinamamanik sa atin ang buong ni Kapal na ay makita natin alin, tayo ay dinadaluyan ng biyaya ng Diyos. We become vessels of His joy. Sana po yun ang maramdaman natin, no? Na tayo'y magdala ng kagalakan. Hindi yun. Hindi. Pasiyahin mo ako, no? Hindi. Paano kapag wala nang nagpapasiya sa iyo, no? Paano kung hindi mo na makita? Pero mantalang kung naliwanag sa atin na tayo ay dinadaluyan ng kagalakan ng Diyos, ay sino man ang makasama natin, anuman ang pupuntahan natin, nandoon yung kagalakan na ipinahayag natin. Sabi nga po, ngayong kapanahunan ng Kapaskuhan ay marami yung mga OFWs na umuwi sa Pilipinas. Ay kung matatanong ninyo kung bakit maraming OFWs na umuwi kapag Pasko. Kasi anong kalimitang sinasabi nila, Father, iba ang Pasko sa Pilipinas. Kapagamat may Pasko rin doon, may mga Katoliko rin sa ibang bansa, iba. Iba yung ating expression. Mas ipinapahayag natin. Baga masabi ko rin nga sana nga rin po, yung mga Pilipino na nasa ibang bansa, dapat din madala rin nila. Kaya kasi narito yung kanilang pamilya, kaya din nilang gusto ipahayag yung kanilang kahalagahan ng kapanahonan ng Pasko. Pero po doon, makita po natin na may mga Pilipino communities, mayroon na rin silang simbang gabi. May mga lugar na mayroon tayong mga simbang gabi. Bakit? Para bigyan nila ng higit ng pagpapahalaga na maging daan, maging daluyan ng iba ng kagalakan na nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi yan din po yung essence ng Pasko. Alam mo yung essence ng Pasko na siyang hinihintay natin? Ang Diyos na naging tao. Para alin? Para ibigay ang kanyang sarili upang magdulot ng kagalakan sa bawat isa sa atin. So ito po tatlong ito, ang iniiwanan kong maging bahagi po ng ating paginilay sa linggong ito. Una, tayo na niya ng Diyos na alin, malasak natin ang kagalakan ng kasalukuyan. Pangalawa, ay ipamukha natin ang kagalakan na ito. Ipahayag natin, ipakita natin, isayaw natin, awitin natin. Pangatlo, nawa ito ay maging bahagi na tayo nawa ay maging daluyan ng kagalakan na nanggagaling sa Diyos.
sumasampalataya. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. To him all things were made, whereas men and for our salvation, he came down from heaven. And by the Holy Spirit was incarnated of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate, he suffered dead and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken to the prophets. I believe in one holy, Catholic, and apostolic church. I confess my baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. With confidence, let us pray to the Father to fill our hearts with joy, that only He can give joy that will strengthen us as we wait for the coming of His Son. Hear us, O Lord. Hear us, O Lord. That the Holy Father Francis, bishops, priests, deacons, and consecrated men and women, strengthen the weak and the weary in our midst, we pray. Hear us, O Lord, that those who exercise authority among us may follow the example of John the Baptist, who lived a life of austerity and integrity, we pray. Hear us, O Lord, that the heartbroken, the sick and infirm, lonely and sorrowful, through the loving care of other people, may know the gentle healing of Christ and experience joy, especially this season of Christmas, we pray. Hear us, O Lord. That our Misa de Gallo be truly an act of praise and thanksgiving to God, a witness of our filial devotion to the Blessed Virgin Mary, and an expression of our joy and unity as a people, we pray. Hear us, O Lord. That those who mourn the death of their loved ones may draw comfort from our belief that the departed ones are now with God, we pray. Hear us, O Lord. God our Father, hear our prayers as we await the gift of your Son. Dismiss all our anxieties and fill us with joy. Through Christ our Lord. Amen.